ko pang pinaglaruan ng tadhana. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Hindi. Hindi ko kalain na yung lalaki palang minahal ko. Ay, siya palang nakabuntis sa kapatid ko. Hindi ko sinasadyang masaktan ka ng ganito. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Luha! Sa panulat at direksyon ni Susan Maligdang, inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito, ay muli ninyong matutunghayan ang kasaysayan ni Micaela dito sa ating dulang, Luha! Sino kaya itong dumating? Sadali lang! Dariada! Nay? Ha? Micaela? Sino na maglalaki at nakasama mo? Si Dado po, Nay. Napagkasunduan po namin na magsasama na kami. At pag nakaipon na kami, saka kami magpapakasal. Ha? Ano? Na naman? Ay, grabe ka naman talaga. Micaela, para ka lang nagpapalit ng damit talaga. Ay, Nay, papasukin niyo muna kami. Diyan na lang tayo mag-uusap sa loob. Sige, pasok na kayo. At mabaya, mag-uusap tayo ng masinsinan. Ay, ikaw ba naman binata pa? Opo, noon po, ilang beses pa akong nabigo sa pag-ibig. Kaya isinumpa ko sa aking sarili na hindi na po ako iibig pang muli. Pero nung makita ko po ang anak ninyo, muli pong tumibok ang puso. Lumang tugtugin na yung sinasabi mo, ah. para ka namang makatanyan sa pagkakabigkas mo. Ang lalaki talaga, kapag umibig, lahat ay gagawin niya. Makamit lang ang pinakamimit, he. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Hindi po ako nagbibiro. Sige. Nasa inyong dalawa yan. Kung yan ba naman, desisyon yung dalawa. Hindi ko na kayo pakikialaman pa. Nako, baka hanggang umpisa lang yan. Hindi naman siguro, Nay. Hayaan nyo, magpapakasal din naman po kami pagdating ng araw. Pag medyo makaluwag-luwag na kami. Thank you.
Dado. Siya ang anak kong panganay, si Erica. Erica? Si Uncle Dado mo. Kumusta ka na, Erica? Mabuti naman po. Bakit, Nay? Hindi po ba kayo papasok ngayon? Pinatigil na ako ng Uncle Dado mo. Oo, pinatigil ko na ang nanay mo. Ako na lang ang magtatrabaho. Nang sa ganun, maalagahan niya yung kapatid mo. Hay nako, umiiyak si baby. Sandali ha, at kukunin ko yung bata. Hindi pala nabanggit ng nanay mo sa akin na mayroon pala siyang anak na maganda. Hindi naman po, Uncle. Mag-aaral ka pa ba? Ay, hindi na po, Uncle. Natigil na po ako sa pag-aaral. Kung gusto mo, di mag-aaral ka muli. Ay, paano pa ako makakapag-aral? Hindi naman kaya ni inay na pag-aralin po ako. Ako na lang ang bahalang magpapaaral sa iyo. Ha? Totoo po, Uncle? Oo naman. Sige, itong susunod na pasukan, magpa-enroll ka. At ako ang bahala sa pag-aaral mo. Salamat po, Uncle! Basta, pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral. Hindi naman kayo nakakahiya sa'yo. Ikaw pa ang magpapaaral sa anak ko. Ikaw naman. Bakit ka pa mahihiya sa akin? Eh, kahit di pa man din tayo kasal. Para na rin tayong tunay na mag-asawa. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Sa'yo naman ang galing ang desisyon na yan eh. Wala na akong masabi. Desidido yung anak mong mag-aral. Kaya siguradong di masasayang ang pagpapaaral ko sa kanya. Oh, agaga mo naman gumising. Oo naman. O di ba papasok ka ngayon? Talagang alaga mo ako. Siyempre, mahal yata kita. At ayaw kong magutom ka sa trabaho mo. Talaga lang ah. Gano'n ba ako kamahal? Mahal na mahal. Dahil mahal mo rin kami ng mga anak ko. Siyempre, kung sinong mahal mo, mahal ko na rin. At gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang. Alam mo, maligayang maligaya ako. At nagpapasalamat. Dahil dumating ka sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa. At sana, huwag kang magbabago sa akin. Sana, Dado. Ito ang sahod ko. Mamalingki ka ngayong araw. Ikaw na lang bahalang mag-budget. Oh, sige. Pakitignan mo yung bata, ha? Pagbibihis lang ako sandali. Ito pala yung susunod na linggo. Enrollment na. Itong pera para pampa-enroll ng anak mo. Ha? Ay, kay Erica mo na ibigay. Huwag sa akin. Sige. At nang makabihis na ako, makapunta na ng palengke. Sige na. Sige, magbihis ka na. Tulog pa naman si baby. Ako na lang magbibigay kay Erica ng pera.
para sa pampenro niya. Tiyak matutuwa yun dahil makapagpapatuloy na siya sa pag-aaral niya. Erica, ito na yung perang pang-penroll mo. Ha? Naku, salamat, Uncle. Akala ko nagbibiro lang kayo. Yun pala, tutuhanin nyo na pag-aaralin nyo po ako. Parang gumuhit sa buong kalamdan ko ang halik niya sa akin kanina. Uncle, bakit? Para kayong natuka ng ahas dyan. Wala. Wala lang. May naisip lang ako. Sige, itago mo na yung pera mo. Para maka-enroll ka na itong susunod na linggo. Sige po, Uncle. Salamat ulit. Ang bait-bait mo talaga, Uncle. Sige po. At itatago ko na itong bigay ninyong pera. Ano ba itong nararamdaman ko? Lokong bata ito ah. Napakalambing. Buti na lang wala dito si Mikaela. Pag nandito yun, tiyak na magagalit sa anak niya. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Erica? Ayos naman po, Uncle. Pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral, iha. Buti na lang. At nandito ang Uncle Dado mo. Dahil kung hindi, talagang matitigil ka na sa iyong pag-aaral. Oo nga po, Nay. Ang swerte nga natin. At dumating sa Uncle Dado. Sige na, kain ng kain. At papasok ka pa. Sumubay ka na lang sa akin at idadaan na kita sa eskwelahan ninyo. Oo nga naman, anak. Sumakay ka na sa motor ng uncle mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Salamat, Uncle. Ingat ka dyan, ha. Huwag ka munang magpapaligaw dyan. Hindi po, Uncle. Sige po. Ingat din po kayo sa daan. Salamat. Sige, muna na ako, ha. Kay ganda ni Erica. At malambing pa. Unti-unti na akong napaparapit sa kanya. Pero hindi dapat. Dahil anak siya ni Mikaela. Kailangan pigilan ko ang anumang nararamdaman ko sa anak niya. Dahil malaking gulo pag nagkataon. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Napapansin ko, tila may gusto yata sa akin ang Uncle Dado ko. Kung minsan kasi, ang lagkit ng tingin niya sa akin eh. Ay, ano ba to? Parang hindi siya maalis sa isip ko. Parang nakikita ko siya lagi. Umiibig na ba ako nito? At sa asawa pa ng nanay ko.
ka nito? Parang hindi ko mapigil ang sarili ko. Pag-ibig na ba to? Pag-ibig na nga ba? Oh, Erica, maiwan mo na kita dito, ha? Pupunta lang ako sa lula mo. Dadalawin ko sila. Kasi may karamdaman yata ang lulo mo, eh. Bahala ka na muna dito. Mamayang hapon, nandito na rin ako. Isasama ko na lang itong kapatid mo. Ah, sige po, Nay. Ako na pong bahala dito. Oh, sige. Aalis na kami ni Baby. Mamayang tanghali, magluto ka na kanin, ha, at ang ulam. Baka uuwi ang uncle mo. Opo, Nay. Ingat po kayo sa daan, ha? Oh, sige. Salamat. Maaga akong magluluto mamaya. Para pagdating ni uncle, nakasaing na ako. Umalis na ang nanay mo. Saan nagpunta? Nagpunta kila Lolo. Dadalaw siya doon. Kasi may karamdaman daw si Lolo. Ah, ganun ba? Oh, halika. Sabayan mo na ako sa pagkain. Tapos na po ako, Uncle. Kayo na lang. Erica. Uncle? Hey, Erica. Mahal kita. Uncle, ako rin. May pagtingin din ako sa'yo. Ha? Kung ganun, pareho pala tayo ng nararamdaman. Erica, mahal kita, Erica. Erica. The rest of my life, from the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Paano na po ako, Uncle? Nagawa kong ibigay sa iyo ang aking sarili dahil mahal kita. Huwag kang umiyak. Dahil hindi kita pababayaan. Paano kung malaman ni Inay ang namamagitan sa ating dalawa? Basta, itago mo rin natin ang nangyari. Pag makatsyempo tayo, aalis tayo sa lugar na ito. Nakahanda ka bang sumama sa akin? Oo. Kahit saan. Sasama ako sa iyo. Sige. Huwag kang mabahala. Pag-aalis ako dito, isasama na kita. Erica. Mahal na mahal kita, Erica. Mahal na mahal din kita. Erica. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Sa puso ko'y nag-isa ka lang. Bigat-bigat talaga ng baby ko. Oh, dito ka muna, ha? Oh, ano, Erica? Dumating ba ang uncle mo kanina? Opo, Nay. Dito po siya nananghalian. Oh, pakitignan mo itong kapatid mo, ha? Ako na lang ang magsasaing mamaya ng hapunan natin. Kayo pong bahala, Nay. Sige po. Ako na po ang titingin kay Baby.
apektado. Dado. Ano ba? Inaantok na ako. Pagod ako sa maghabang trabaho. O sige na naman kasi. Sabi ng pagod ako eh. Diyan ka nga muna. Papahangin ko sa labas. Ha? Bakit ba mainit ang ulo mo? Wala. May kinainisan lang ako doon sa trabaho. Sige. Oh! Saan ka pupunta? Hoy! Aba? Teka. Tira nag-iba ang ihip ng hangin ah. Hindi naman dating ganun si Dado. Bakit kaya? Parang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Ano kaya ang dahilan? Ano kaya? Kanina ka pa ba dito, Uncle? Hindi naman. Kakarating ko nga lang eh. Mahali ka na. May pupuntan tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Basta tara na. Sakay ka na sa motor ko. Ha? Alam ko na kung saan tayo pupunta. Oh, talaga? Talagang galing kang manghula. Ibakap kang maikis sa likod ko ha, para hindi ka mahulog. Oo na, boss. Sabik na sabik na ako sa'yo, Erica. Ako rin. Matagal kitang namis. Sige. Erica. Paligayahin mo ako. Nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Tuluyan na kayang dumalim ang relasyon ni Dado at Erica. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan ni Mekaela dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon ni Susan Malikdang. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang nating di malilimutan kaysa ng ating suyo.